previously on B1 Gang Adventures. Kaya hindi nila dapat malaman na nailigtas ka namin, Dayo. Bogs, sigaw ni John na nakaturo sa dakong kanan nila. Ayun sila, malapit na. Pinagbuti pa ni Boging ang pagsagwan. Lalangoy na lang namin ni Kiko ang isla. May salbabida na kami kaya hindi na kami mahihirapan, sabi ni Gino. Igapos kaya kita sa puno na may bahay ng bubuyog at putakti. Pakisabi na lang kay Kuya na sasamahan ko muna dito si Dayo. Babantayan namin si Monalet. B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 2, Lihim ng Batong Bughaw, Kabanata 18, Habulin ang Mga Salarin. Sumakay na sa bangka si Boging upang salubungin sina Gino at Kiko. Pero ang pinili niyang bangka ngayon ay ang kinamit ni Monalet. May katig kasi, tanaw na niya sina Gino at Kiko dahil maliwanag na. Parehong nakahawak ang dalawa sa salbabida at isinisipa ang mga paa. Kung hindi mo alam ang nangyari ay may isip mong nagu-good time pa ang mga ito sa paglangoy. Si Joe? Nasaan si Joe, Bogs? Sunod-sunod na tanong ni Gino nang makalapit na ang bangka ni Boging. Easy ka lang, Gino, sabi ni Boging. Walang nangyari kay Joe. Si Monalit pa kamo ang dapat mong kamustahin. Nakangisi pa at pa-mister effect pa nito. Tinulungan na muna ni Boging na makasakay sa bangka ang dalawa bago siya nagbida. Nakahinga ng maluwag si Gino. Walang nangyari sa kapatid niya. Anong gagawin natin ngayon? Ani Kiko nang malapit na sila sa aplaya ng Batong Bughaw. Sa presinto tayo, sagot ni Gino. Kailangan magising natin ang mga pulis. Tinakbo na ng tatlo ang presinto. Nang dumating sila, ang front desk officer ay himbing na himbing pa. Pinagtulungang yugyugin ito ni Nakiko at Boging upang magising. Samantala, si Gino naman ay tuloy-tuloy sa nag-iisang silid na opisina ni Hepe Hener. Tulad ng inaasahan, tulog rin ito kasama ng mga tauhan. Naroon din sina Teniente at ang mga Polis Maynila. Pati sina Mr. Rodrigo at Cabo Leon ay nakalungay-ngay sa kinaupuan. Matindi ang pampatulog na inihalo sa mga suman. Nakasunod na si Nakiko at Boging kasama ang pulis na pupungas-pungas pa sa silid ni Hepe. Pinagtulungan nilang gisingin ang lahat ng naroroon. Nilagyan po ng pampatulog ang sumang kinain nyo. Malamang po Ate Van. Simula ni Gino na inaalalayan ang ama at si Cabo. Salit-salit sina Gino at Kiko sa pagkukwento. Ang pagpapanggap ni Brenda bilang si Lily, ang pagkakasangkot ni Monalet at ni Eric, pati ang pagsaklolo ni na Joe at Boging kay Dayo. Abala naman sa pagpapainit ng tubig si Boging para makahigop man lang ng mainit na kape ang mga pulis. Hindi makapaniwala ang mga pulis. Talagang masinop ang tropa ng Brendang yan, sambit ni Teniente. Nakaplano ang lahat ng gagawin. Ang biglang pagdating lang ni Dayo sa bahay ni Amang Daste ang nakagulo sa kanila. At itong mga bata mo, Mike, matitindi pala yan. Manang-mana sayo ah. Nakingiti pa si Teniente kay Mr. Rodrigo bago siya humigop ng kaping inabot ni Boging. Parang tumaba ang puso ni Mr. Rodrigo sa narinig. Kung hindi dahil sa mga bata ay malamang na nakatakas na sila Brenda. May pagmamalaki na talaga niya ang mga anak. At syempre, pati si Nakiko at Boging dahil hindi na rin naiiba ang mga ito sa kanya. Pero may problema pa rin sila. Kailangan pa nilang mabawi ang mga rare coins. Hepe Hener! Anong gusto niyong gawin natin ngayon? Pagbibigay galang at pagkilala iyon ni Mr. Rodrigo sa autoridad ng Hepe. Mabilis na nagdesisyon ng Hepe. Una, magpadalo tayo ng tao sa isla para tulungan sina Joe at Dayo. Pangalawa, pati sa Villa Estrella ay kailangang mapapuntahan din. Iimbitahan naman natin sina Lily at Miyoshi para dito sa presinto kumain. Nakangising sabi pa ni Hepe. At pangatlo, papupuntahan natin si Amang Daste para malaman na niyang ligtas na si Dayo.
Sumang-ayon ang lahat sa plano ni Hepe Jenner. Pero nagmungkahi pa si Teniente. "Hepe, may mga handheld radio kaming dala. Gamitin natin para may komunikasyon tayo sa bawat team." "Magaling, Teniente," bulalas ni Hepe. "Sige, ako na ang mamumuno sa rescue team sa isla dahil kabisado ko yun. Ikaw naman, Teniente, ang leader ng raiding team sa Villa Estrella. At ikaw, Mike, ang mamuno sa grupong pupunta kina Amang Daste." Tuwang-tuwa si Hepe. Sa ganitong paraan ay walang kawala si na Brenda. Iba talaga ang nagagawa ng pagtutulungan. May konkretong aksyon na nabubuo. Hindi tulad ng puro satsat at kontrahan lang. Nasasayang ang oras at laway ng walang katuturan. Gayon nga ang ginawa nila. Excited na rin si Gino dahil ito ang gusto nila, aksyon. Si Boging ay kasama ng rescue team sa isla dahil alam niya ang tiyak na kinaroroonan ni Nadjo. Si Gino at Kiko ay sa grupo naman ni Mr. Rodrigo. Gising na si Amang Daste nang dumating si Mr. Rodrigo. Ang laking tuwa ng matanda nang malamang ligtas ng apo. Muling tumaba ang puso ni Mr. Rodrigo nang malamang marinig ulit ang ginawang paggapi ni Joe kay Monalet. Magkahalong tuwa at lungkot ang nadama ni Amang Daste nang ipagtapat nila ang tungkol kay Brenda at ang pagnanakaw nito sa rare coins niya. "Sayang," anang matanda. "Malakas talaga ang kutob ko na hindi siya si Lily. Hindi lumukso ang dugo ko, pero binigyan ko pa rin ng pagkakataon. Dahil sinigurado naman ni Monalet. Yung pala, kasabwat din. Hindi na maituloy ni Amang Daste ang pagsasalita. Nakayuko ito at hindi tumitinag." Biglang tumunog ang radyong hawak ng Pulis Maynila. May tumatawag sa kanila. Sinagot ng pulis ang radyo. "Sir, nakabalik na sa presinto si Hepe. Nakakulong na raw si Monalet. Si Nadjo at Boging at Dayo ay pabalik na dito." Nakangiting dagdag pa nito. "Huwag po kayong mag-alala, Amang Daste. Sina Teniente ay nasa Villa Estrella na para dakipin sina Brenda." Pahayag ni Gino nang makitang nalulungkot pa ang matanda. Natigil bigla si Gino sa naging reaksyon ni Amang Daste. Bumaling ang matanda kay Mr. Rodrigo. "Nang galing na rito sina Lily. Eh si Brenda o kung sino man. Ang aga nga, pero hindi ko na napilit mag-almusal. Nagpaalam sa akin na kailangan makabalik na sila sa Maynila dahil sa mga naiwang negosyo ni Miyoshi sa Japan. Babalik na lang daw sila sa susunod na buwan." "Maagap talaga sina Brenda," naisip ni Kiko. At kampanting-kampante ang grupo dahil nagawa pang magpaalam. "Naisa na yata kami ah." Nang marinig ng kasamang Pulis Maynila ang sinabi ni Amang Daste, ay mabilis na pinindot nito ang radyo. Tinawagan nito si Teniente. Tumango ito kay Mr. Rodrigo at nagulat. "Confirm sir, nag-check out na nga sina Brenda. Pati raw si Eric ay nag-check out na rin. Magkakasama raw hong umalis sa iisang kotse." "Anong oras daw ho umalis?" tanong ni Gino. Muling nagsalita sa radyo ang pulis. "Kalahating oras na raw sir." Nag-iisip si Mr. Rodrigo. Nanggaling pa sila dito kaya mga 20 minutos lang ang agwat natin sa kanila. Hindi pa sila nakakalayo kung gayon. Muling tumunog ang radyo. Si Hepe Jenner ulit ang tumatawag. "Sir, na-monitor na nila Hepe ang pagtakas ni na Brenda. Pakitanong mo kay Hepe kung saan pwedeng dumaan si na Brenda." Sabi nito, mabilis namang sinunod ng pulis. "Sir, isang kali lang daw ang maaring daanan ni na Eric patungo sa highway." Pag-uulat ng pulis. "Hahabol na sila. Pati si na Teniente ay nasa kalye na at hinahabol na si na Brenda." "May visual contact na ba?" tanong ni Mr. Rodrigo. "Negative pa raw, sir." "Tara kabo," ani Mr. Rodrigo. "Humabol din tayo." Nagkatinginan si na Gino at Kiko. Matatagalan sila kung sasakay pa sa kotse ng ama dahil paikot ang kalye ni na Amang Daste. Kailangan makapag-shortcut sila. "Ang mga bisikleta sa garahe." Sabay na naisip at nagkaunawaan ang dalawa. Bago pa na malaya ni Mr. Rodrigo ay nakalabas na ng bahay ang dalawang binatilyo. Mabilis nilang pinuntahan ang mga bisikleta at akay-akay na nilang palabas ang mga iyon nang dumating si Nadjo, Boging at Dayo. Nagtaka pa ang mga ito sa ginagawa ng dalawa dahil hindi pa nila alam ang ginagawang pagtakas ni na Brenda. Inilahad ni Gino ang huling pangyayari sa mga bagong dating. "May paliko sa isang kaling dinadaanan nila," bulalas ni Dayo. "Kailangan nilang pabagalin ang kotse doon dahil malaki ang liko at may lubak pa.
Pwede natin silang maunahan doon dahil may alam akong shortcut. Yes, mga ambush tayo, sigaw ni Joe. Nagkatinginan ang tatlong lalaki. Tayo? Sabi ng mga mukha nila kay Joe. Ah, walang ganyanan ah, protesta nito. Tandaan ninyong kung hindi dahil sa akin ay nagsuswimming pa dapat kayo sa ilog at bihag pa rin si Dayo. Sa bagay nga, sambot ni Boging. Sige, pero bilisan natin, pagpayag ni Gino. Gamitin mo na ang motorbike ko, Gino. Nandoon pa ang susi, iangkas mo na si Joe, ani Dayo. Sina Boging at Kiko naman ay sa bisikleta. Teka, teka, protesta ulit ni Joe. E paano ka? Huwag mong sabihing tatakbo ka na lang, umiling si Dayo. May mas mabilis akong masasakyan kahit pabako-bako ang daan. Si Bullet. Nakaturo pa siya sa alaga. Wow ha, ani Kiko. May all-terrain vehicle ka pa. Sundan niyo ako, sabi nito habang kinakalagan si Bullet. Oh, ano pang hinihintay natin? Sabi ni Joe dahil nakatingin pa ang tatlong lalaki kay Dayo na sumakay na kay Bullet. Nainggit sila dahil mukhang mas exciting kung sa toro sila nakasakay. Unang natauhan si Gino. Let's go, let's go! Malakas na sigaw nito habang inakay na nila ni Joe ang motorbike ni Dayo. Isang padyak lang ni Gino ay nabuhay na ang makina nito. Mabilis na tumalo naman si Joe sa silya sa likuran ng kapatid. Hiya! Sigaw ni Dayo at lumusot na sila ni Bullet sa pagitan ng mga puno ng nyog. B1 gang, let's ride! Sigaw ni Gino sa mga kasama. Sumunod sila sa dinaanan ni Dayo. At sa likuran nila ay mabilis ding nagbibisikleta si Boging at Kiko na sumisigaw na parang mga Indian. Next episode on B1 Gang Adventures. Sina Boging at Kiko naman ay nagbisikleta na ulit tungo sa kanilang posisyon habang itinatali na ni Dayo at Gino ang dulo ng lubid ni Bullet sa troso. Malay ko, inis na sagot ni Eric. Ben, ano pang tinatangatang mo dyan? Tulungan mo akong alisin to. Iyon na ang pagkakataong hinihintay ni Gino. Mabilis siyang kumilos. Nagmula si Gino sa dakong likuran ng kotse. Oh, ano pang hinihintay mo, Pasko? Sigaw ni Brenda na nakaupo sa likuran. We'll be right back.